yung generation namin, well, natin actually. Yung si, thought na si Lloyd Sammartino was your first boyfriend? Yes, he was when I was 14. But he really was? Huh? He really was? Yeah, he really was until I was 16. Okay. Pero yung boyfriend-girlfriend na telephone lang, dalaw-dalaw sa house. Kung lumalabas man kami, chaperon ko yung tita ko. So, wala. Paano nakalustot kay Pilita Corrales yun? Wali. Umami ko naman. She found out. I mean, of course, I told her. Pero, yun lang. Hindi ako pwedeng lumabas na. Kahit sa disco, kasama ko yung yaya ko. Si yaya? Ha, disco ha. Disco pa. Enjoy. Iniisip ko naman, since kesa hindi naman ako payagan, o di okay lang, di ba? Kaya lang, may curfew ako, 12. Mga 11:45, nag-aantay na yung nanay ko sa stairs. Tapos, kung walang doon ako, o wala. Ano, pero yung, so, okay lang na kasi Carmen Soriano ang nanay noon, ano? I mean, yes. Kariban. Okay lang talaga yon. Oo, kasi wala naman sa kanila yung karibal-karibal. Kumbaga, I think they were just pitted against each other, pero wala naman silang naging problema nung kami ni Lloyd. Wala naman silang choice. Pero you're still in touch with Lloyd? Nag-work naman kami. Couple of projects. And then, ano, pagka-Christmas, you know, we greet each other, Merry Christmas. Ganun lang. Teka, pero si Martin Rivera, hindi naman seryoso din yun, di ba? Ay, yun ang seryoso. Kasi yun. Oo, yun ang seryoso. Yun ang halos, ano, may plano ng magpakasal. Nangyari. Teka. Nangyari. Nangyari. Maraming nangyari. Ano ka nangyari? It was okay naman in the beginning, pero kasi you must remember that when Martin and I got together, yun yung he was starting pa lang to become famous, and diba? Uh-huh. And then pumasok yung Pops Martin tandem of Penthouse. So, the people who were managing him did not want the two of us to admit that we were an item because it would get in the way of the Pops and Martin. Which was fine to me in the beginning. Hindi ka pwede lumabas, hindi ako pwede manood ng concert. Kung magdi-dinner kami, alas 6 ng gabi, para walang masyadong tao. In the beginning, it was okay. But you soon realize that after some time, your world cannot be as small. Yung parang paliit na ng paliit yung mundo mo. Yung parang, ay, ano ba yun, di ba? So, after a while, parang it just felt a little too constricting na parang ang naging feeling ko nga dati, parang kinahihiya ba niya ako na parang, you know, he can't fight for me, di ba? He had to choose his career over me. So, after a while, parang it was just not okay anymore. But weren't you parang second or third cousins? Yeah, we are related actually, yeah. As in second or third? I think Tita Conchita is the first cousin of my mom, so we're second cousins. It's kind of near actually, yeah. So maybe not really meant to be. Maybe. Oh, yeah. You know, there's always a reason naman, no? Why things don't work out, so. Yeah. Pero okay, ito naman yung, kasi di ba ang alam ko, Si Ricky ay nag-umpisa lang yan kasi nag-guest sa GMA Super Show. Tapos, kumbaga, he needed to serenade somebody. He was supposed to serenade Snooki, but at the time, Snooki was always late, so she never arrived. So, no, Kuya Jerm said, uy, Jackie, maupo ka na dyan at kakantahan ka ni Ricky, ha? Sige na. Alam mo naman, ganun naman si Kuya Jerm. Sige na, maupo ka dyan, di ba? Shit, inaupo naman ako. So, nag-umpisa, but I don't think he was really attracted to me. Neither was I attracted to him in the beginning. Because hindi naman ako yung type niya. Hindi naman ako yung crush na. Si Snooki yung crush na eh. Hindi naman mahilig sa mistisa yun eh. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin. Hindi I'm sure alam ni Ana yan. Hindi naman mahilig sa tisa yun eh.
Okay, Ana. Ikaw ang i-interviewin namin. At hindi rin siya mahilig sa maliit, so hindi ko alam kung how he ended up with me. Okay. Pero eventually, of course, yun din. I mean, at least you have really, I mean, the best children in the world, you know, because of yes. that. Yes. I mean, I think for me, Ricky was, he was just so matyaga and he really showed me how much he loved me. So it was a grown, it was a, diba, yung developed kind of love. And my whole family loved him. My Lola, who never liked any of my exes, really loved him. Pinagluluto pa siya. And then my mom would always say, ah, sige, sabi-sabi ka, ayaw mo kay Ricky, you're gonna end up with him. Ay, naku, no, mom, I'm not gonna end up with him. Ending, ano. I mean, dalawa din. Oh, eh. Wala namang ano yun. Again, the best kids in the world. Yes. Ano pa yung nareklamo mo? Ano nga eh. When I was, you know, since we did nga, I Can See You, no? I would, in almost all our interviews, they would ask, so was it awkward in the beginning? What's your ano? And then I said, well, yeah, it was a little awkward in the beginning, pero I think you get to a point, and I think it's also my age, na parang tama na, let's just move on and let's just be happy na we're able to work together. Our sobrang kinikilig yung mga anak namin, wala silang tigil every day. Oh, what happened na? Did you talk to dad? Did you see him? Did you ganyan? Kakaloka itong mga bata. Tapos yung sabi kay Ricky, ang kukulit ng mga bata, no? Sa'yo, nga eh. So, but yeah. Mas friendly na ngayon ang environment yung dalawa. Yes. And that's why I'm glad when this was offered to me nga, I really wanted to do it, Anna, but I asked the kids, you think your dad will say yes? Kasi kung sa akin, okay lang, okay na. Tapos, yeah, mom, he said yes na. Oh, talaga? Okay, di ba? Sabi ko nga, one of the things kung ba't ako masaya is now I know that we can work together again. It will be better. And then, or... Hindi naman siya first time, pero first time after a long, long time. At may lock-in. May lock-in. At may lock-in, di ba? Correct. O, yun na nga. Paano arrange ko? Wala bang nangangatok sa gabi, sa kwarto mo? Wale! May storya nga ako sa inyo. Eh, di... Ano kasi yun eh, yung place namin, no? Pagka day off, nagja-jogging, pwede ka mag-jogging, no? I was jogging one time. From the corner of my eye, nakita ko si Ricky Dabao nandun sa likod. Sabi ko, oh shit, babalik ba ako doon? Pupunta ba ako sa right or left? Ay, kaya lang wala nang way. Yung parang ang weird kung gaganon ako. So, sabi ko, paala na nga. O, di cross pa. Yung pass. To my mind, parang sinasabi ko sa sarili ko, oh, say something, open your mouth, don't let it be uncomfortable, di ba? So sabi ko na lang, ano pala, kasi nakikita ko siya nag-workout dun sa common area. So ano yung workout mo, ganun sa niya? Oh, it's, of course, ang tanong ko pala, anong app? What app are you using? Kasi di ba mga exercise app? Ano, sabi niya sa YouTube lang, ano yung speech? Ay, yung pala yung sinusundan lang niya. O, di okay na. Ito nakakatawa sa amin. Every time something will like that will happen, like we're in the same area, ganun, right away, I will call the kids. So, tawag ako kagad, oh my gosh, Ricky May, your dad and I, nagka-ano kami. Wala pang 5 minutes, tumatawag na rin si Ricky, oh, your mom, you know what, your mom, she was following me. Yun ang kwento niya, I was following him daw. Loko, tino-joke na yung mga bata. So, nakakatawa kaming dalawa, ganun. Para kayong biglang high school na nagkatampuhan lang. Na. Right away. Tapos, eto na. Di nagtitaping na. I had a scene na, basta nandun lang ako sa isang side, waiting for my tape. Tapos si Ricky nandun across me, yung kita ko. So, syempre, inisip ko, ay, kunan ko ng picture, padala ko sa mga bata, di ba? So, kunyari, nagaganyan, so may selfie, pero nag-take ng picture. Tapos, pinadala ko sa mga anak. Sabi ko, oh, I took a picture of your dad. So, syempre, yung mga bata kinikilig.
Wala pang 5 minutes, kinunan din pala ako ng picture na ipadala din dun sa mga bata. Wala. Eto ano lang ha, weird ano lang. Nakakatawa, yes. Ano lang, never na nyo bang, na, ikaw sa part mo, never mo na bang nag-cross sa mind mo na, pwede pa kaya kami nito? Actually, to be honest with you, if it is God's will, I would like, and my kids know this, and I think he knows this also. If it is God's will, I'd like to be able to get the chance. After all, we're still married. Yeah. Legally, we're still married. And I feel there's probably a reason why it's still like that. But if it is God's will, Anna, always naman eh. Yeah. If gustuhin ng Diyos, then okay lang. Sige. Magpe-pray namin. Kasi, kasi ewan ko, ang daming kinikilig. In fact, yung after ng alternate press con, with all respect to Ding Dong, kayo, kayo yung maraming write-ups. Sa inyo nag-focus ang mga tao. Nakakaaliw. Pero nakakatuwa naman, di ba? I mean, it's nice. It's a very nice feeling na people like to see us together. And, yeah. So, siguro God's time na rin na nagkatrabaho kami that we realized na whatever man yung mga hindi magandang nangyari, pwede mo na yung iisang tabi, di ba? And, yeah. So, let's see. Pero syempre sabi ko, Lord, kung plano man naman, wag naman yung mga 80 na kami, no? Yung parang pwede pa sanang mag-ano, okay pang maglakad at pwede pa. Natawa nga, kinikwento niya. Oo. Sinadya niyo daw na pangalan ng Jackie Lindsay, yung apo niyo. Oo. Para pag tinatawag niya, Jackie din. Sabi ko, wala siyang takas eh, di ba? Kaya nga. Kaya parang minsan, sabi niya, nagdadalawang isip daw siya kung tatawa. Ano ba, di ba? Yung gano'n. Oo nga eh. Tapos, of course, pag niloloko niya si Ara, dahil si Ara, parang mas kamukha mo. Si Ricky May kasi mas kamukha ni Ricky, di ba? So, minsan, magbibihi si Ara, tapos biglang sabi niya kay Ara, "Hi, nako, you look like someone." So ang loko namin ng mga anak ko, ang pangalan ko, Someone. Ang cute na mga banter nyo eh, no? Diba? Ay, nako. So, para yung pace nyo ngayon, parang pag inano mo, parang ano lang kayo, nagtampuhan. Actually nga, nakakatawa nga. Sabi nga ng mga bata, "Kakatawa kayo, ma'am, para kayong mga bata." Sabi ko, oo nga. But, I mean, you know, it was fun and it was a happy set. Nung kumukuha kami ng Viber pictures, iba meron kami mga pictures na yung may nakaganon. Naku, grabe. Si Ding Dong nangunguna. Kaya nga. Pinost pa niya. Naku. Sabi ko, nak, huwag kang ganyan. Ma, sige na. Oh, sana nga, God's will. Kasi, ano eh, tinanong din namin siya before, emptiness na eh, papunta na sa emptiness, ang lalaki na ng mga bagay. Mga anak, yes. So, dadating sa punto na wala na kayo parehong kasama. Yes, correct. Ayun, naiisip-isip mo na rin yun, diba? Eh, ano rin kasi, I don't know, siguro nilalagay ng Diyos sa puso ko yun. And that's also one of the reasons why I haven't been with anyone for a long time. Unang-una, walang wants sa puso ko. And I guess if that is part of my prayer, how will the Lord grant my prayer if I'm with someone? Diba? So, let's see. Totoo ano. Team, ano bang magandang uni name nyo? Inventohan nga natin. Hindi ko nga alam eh. Si Edo, ano si Edo tsaka si Pai? Paidu? Paidu. Jarik. Jarik? Ano ba? Hindi ko alam. Ano pa natin ang cute? Ayan. Pero alam mo, hindi talaga, ako sa totoo lang talaga, mas kinikilig pa yung mga tao kaysa dun sa mga young love teams ngayon. Anyway, so ngayon, yung mga bata naman, they stay most often with you, di ba?
Galang-gano naman sila. Ken is with me. Sometimes Ara will sleep here. Ricky may ganun. Kasi Ricky and I live literally two streets away from each other. Talaga ba? Yeah. Yeah. So minsan, ay, may itlog ba kayo? Wait, baka naman may itlog ka dyan. Or wala na akong itlog dito. O sige, ma'am, sandali lang. May kamatis ka ba dyan? Truly, that's what that, ganun kami. Ang cute. Sige ka, baka isang gabi mag-sleepwalk yan, ha? Baka sabihin na mga anak ko, ma'am, why are you here? Ay, andito ba ako? Naglakad ba ako? Patay tayo dyan. Sino po? Pero, may tumatawag sa yung mamita among your kids? Wala. Ang mamita talaga is my mom. Ang tawag sa akin ng granddaughter ko, Moma. Kasi si mamita eh, sa kanya na yun, siya na lang, siya talaga yung mamita. Moma or mama ang tawag sa akin ng apo namin. Kay Ricky, lolo naman. But although ayaw niya, sabi niya Ricky lang daw, suspiryoso. Pero ngayon, hanggang ngayon ba, pinagluluto mo pa rin yung mga baguettes o kanya-kanya ang ano na yan? Sometimes, pag magre-request sila, ay, yung sandwich na pinapalamanan mo ng potato chips, gumagawa ka pa rin. Sa ano ba yun? Or are you talking of baked potato salad? No. Hindi. Basta yung sandwich, may palaman, pero lalagyan mo ng potato chips para mas malutong. Ako ba yun? Ako ba gumagawa yun? Yun? Ako ba? Ang naalala ko dyan is baked potato salad. Okay. So yun siguro yun. Kasi may potato chips yun on top eh. Okay. Anyway. So Ana? Ara? Hindi Ana. Hindi si Ana. Si Ana. Curious ako kung ano. Para kasing ibang-iba yung style mo ng pag-handle sa mga kids mo kumpara sa nanay mo, no? Mas cool ka. Nandun ka na sa cool side. I guess maybe because compared to my mom had to, she was a working mom. Yung parang, I would remember she would more be out of the country more or nagta-travel to another part of the Philippines, diba? So my relationship with my mom was different. It wasn't as close as I am to my kids because when I gave birth naman to my three kids, I was really mostly home. Nagtrabaho na lang ata ako, parang I had Ara na. Yung trabaho ko, yung parang pag-ganun-ganun lang, di ba? So I was blessed to have that kind of relationship with them na I would always be available kasi lagi ako nandun, di ba? So... yeah. Sis Benita Corrales, never nakapagluto ng sinigang yan. Hindi. Itlog lang atang alam lutuin ng nanay ko. Hindi talaga nagluluto yun. Kumakanta lang yun. Awit lang. So, anyway. Ms. Janet, Ana? Ano, yeah. Bakit nag-focus ka sa acting? And you're very good at it, ha? Oo, nung una, talagang singing, no? Because parang yun ang natural progression because of my mom. Pero I think I realized early on na, yeah, I could sing, but I wasn't a great singer. So parang feeling ko siguro hindi ito. Maybe there's something else for me. So when I started to act, sabi ko, eto talaga yung, this is really where my home and my heart is. So, of course, I still enjoy singing, pero hindi ko na siya ginawang career, hindi ko na pinilit. So, nanay ko na lang. Siya naman ang magaling. Hindi, at saka at least wala, nakaiwas ka sa comparison. Oo, ang hirap makumpara sa ganun kagaling eh, diba? Diba? Kakaiba yun, niyaamo na siya. She's in her own. Okay, pero si Pinita Corrales is magaling na komedyante yan. Correct! Super, nami-miss ko nga yung sa kanila ni Kaka, di ba? Si Tito Bird, oh. Marcelo. Ay! Really, lumaki ako doon. Di ba, no? I miss their tandem. I would laugh so hard just watching them. Inattempt mo ba ever na gayahin yung bali niya? Kaya mo ba? Hindi ko kaya. I mean, pwede siguro to a certain extent. But my mom, kasi pag nagbe-bend, sobrang bend, di ba? Pero atleta ka.
di ba? Oo, pero hindi, ewan ko, hindi ko alam kung kaya ko yung ganun kababa na bench. Galing na, no? Tapos ang graceful tingnan. Correct! Parang art, parang work of art siya pag nakaganun siya. Correct, sinabi mo. To this day, ano pa niya, nakakaliad pa siya. Mm-hmm. I don't know lang if it's as low as she used to, but yeah, that's part of her, ano na eh. Yan ang, kumbaga, style na niya yan eh, di ba? Oo, actually. Pero ano yun, di ba para lang ginagawa niya para ma-hit yung notes? Di ba? Yun. Parang accidentally siyang nangyari. Hindi niya talaga plinano na magiging ganun. But it became part of her style na. Kumbaga siya lang yung ganun. Ang legs ba, ganun pa rin kaganda hanggang ngayon? Ay, nako, sinabi mo. Ganda talaga ng legs ng nanay ko. Tsaka parang hindi tumaba, ano? O, oh, diba, no? Doon lang talaga siya, no, na-maintain niya. Ang galing nga, eh. Tapos happily married naman siya with your, ano to, si Eduardo. My stepdad? Oo, matagal na rin sila. I don't know when they got married, pero alam ko si Ara was still like, maybe 7, so, yeah. Well, at least she finally found yung talaga, yung love of her life na talaga ngayon. Correct, correct. After and, all the failed ones, diba? Last question. Kumusta ka maging lola? Kumusta ako maging lola? Spoiler ako. Ay, nako. I love being a lola because... Best girl pa, no? Ang sarap-sarap damit. Yeah. It's, ano eh, the extension kasi yun ng mga anak mo, di ba? So parang, hindi mo ma... Oh my gosh, anak na to ng anak ko. And I guess because I don't have to raise them and to discipline them. I merely just have to enjoy her. So, parang kaya mas masarap. Kaya mas masaya lang. Kasi wala lang. Bahala kayo magdisiplina. Basta ako, ano. Walang obligasyon. Correct! Tapos na ako doon. My next project after Alternate. Yeah. What do you mean? Are you asking if there's a part 2 of Alternate? Pwede. And then next project pa. I do not know if there is a book 2 kasi for now parang nakakasana siyang 'yon. It would be nice if there would be a book 2 but I don't know yet. Next project, wala pa naman. Mga in the works pa. So, natatapos na rin kami last 7 days. Sabi ko, hoy, ang bilis naman. Bilis, ano? Oo, lasa ba nga. Tama rin naman, 1 month lang naman kasi talaga eh. Although yung mga first episode, akala ng mga tao, atakihin na si Ricky. Diba, no? Tapos akala mo nga na, ay, namatay na. Yung pala, may ano pa siya. Mga appearances, alam mo na. Yun na. So ano pa, ano mo sa GMA, ang mga plano nyo? You and the network. I'm still with Artist Center. I have been actually Sparkle na ngayon, di ba? For a good, I don't know, more than 5 years na ata. And I'm happy because iilan din lang naman kaming nakakontrata na who play mommy roles or grandma roles, kontrabida or whatever, di ba? So I'm just happy that I'm always given roles that are important and I think bilang artista and you get to a certain age as long as you get to do good material and ano. I mean, I think the fact lang that I'm offered good roles all the time is ano na to me. That's my blessing na and premyo ko na bilang artista. So, siguro I also did my share to have that be given that opportunity and that kind of importance. So yeah, you've earned it. Yun. my gray hairs earned it. Anyway, naku, maraming salamat. At least ito, klaro, hindi ko pwedeng kutangan, pero pwede kong hiraman ng sibuyas at kamatis. Pwede, kahit itlog. Kahit itlog. Nako, maraming salamat. You know, it's such a blessing talaga. Ang the ever gracious Jackie Lou Blanco. Thank you, Butch, and thank you, Anna. God bless you. Thank you for such a lovely afternoon. Yes, we meet. Thank you.